ito ng tibong adan. Opo. Gusto nyo ba kwentuhan ko kayo? Opo! Makinig kayo ng mabuti ha! May isang kaharian na kung tawagin ay Berbanya. Pinamumunuan ito ni Haring Fernando. At mayroon siyang tatlong anak na lalaki. Mga minamahal kong mamamayan ng Berbanya, ako'y nagagalak sa inyong paglalo sa pagdiriwang na ito. Ang kasiyahan at kapayapaan ay ating pananatilihin. Huwag tayong magsayumpa ng oras. Simula na ang kasiyahan! Pedro, Ama. Diego, at Juan, ano ang nais nyo? Magpare o pamunuan ang kaharian ng Berbanya? Isang karangalan ang kapaglingkod sa kaharian, Ama. Nais ko rin paglingkuran. Nais ko din pong pamunuan ang Berbanya, mahal kong amang hari. Ngunit mga anak, isa lamang ang dapat mamuno sa ating kaharian. Lahat kayo ay gustong mamuno? Kung gayon, dapat ninyong sanayin ang inyong sarili sa paghawak ng sandata upang mapatunayan ninyo na karapat-dapat kayong mamuno sa karian. Huwag! Mabaging batala. Sana'y hindi magkatotoo ang aking panaginip. Hindi ko alam kung anong ninyari sa inyo, Mama. Ilang araw na siyang di kumakain at di makatulog. Huwag kang mag-aalala, Ina. Makakitiyak kong kakayanin ito ni Ma. Ipapatawag ko ang lahat ng magagamot ng kaharian ito upang mapatignan ang ating ato. Ina. Maranalina, kung hindi yung mamarapati, maaari ko bang tingnan at pag-aralan ang pangyayari sa hari? Mahal na rin na ang karamdaman ng hari ay bunga ng isang masamang panaginip. Ito isang malupang sakit. Wala ba itong lunas? Ang tanging lunas ay ang awit ng ngaywagang ibon, ang ibong adan. At matatakbo ang doon sa bundok tabor sa pumok ng Piedras Blancas. Ito ay kakaibang ibong na namakaganda kung umawit. Pitong beses itong maawit at kasabay nito ang pagbalik ng bulay makapitong beses rin. Pedro anak, ikay binabas mo sa buko upang maglakbay at hanapin ang ibong adan. Masusunod ama, ipinapangako kong dadalhin dito ang ibon. Sa wakas, malapit na ako sa paanan ng bundok Tabor. Ito na ba ang Piedras Blancas? Kamangha-mangha! Ngunit, nasaan ang ibon? Ayos lang po ba kayo? Oo, Diego. Hanapin mo si Pedro. At dalhin ang ibong madama. Masusunod ang manghari. Gagawin kong lahat ng aking makakaya. Ito na ba? Ito na ba ang bundok Tabor?
Ama! Kahit tagal na, ngunit hindi pa rin nakakabalik ang aking mga kapatid. Ama, hayaan mo akong hanapin ang ibong Adarna. Ngunit, baka hindi ka rin makabalik, anak. Habang tumatagal, Ama, lalong lumulubha ang inyong sakit. Nawawala si Pedro at Diego. Baka ikaw ay mawala na rin, anak. Mas hindi namin kakayanin kung ikaw ay mawala sa amin. Kung na yan ang iyong kagustuhan, sige, humayo ka. Basta ipangako mo lang na magbabalik ka, anak. Pangako, Ama. Magbabalik ako. Hahanapin ko ang ibong Adarna at ibabalik ang aking mga kapatid. Hindi ako susuko. Para kay Ama. Sino ka? Ginoo, may makakain ka ba dyan? Ilan ang buwan na kasi akong hindi nakakakain. Teka lang. Ginoo. Ito, sa'yo na lang. Maraming salamat, Ginoo. Walang anuman, kahit sino ay gagawin niyan. Napakabuti ng iyong kalooban. Huwag kang masilaw sa kinang ng Piedras Platas. Salit ay tumingin ka sa ibaba. Nakikita mo ang tirahan ng isang ermitanyo na makakatulong sa iyo. Maraming salamat po. Ako po ay mauuna na at may lalakbayin pa. Ang ibong Adarna ay isang engkantado. Malalim na ang gabi kung ito'y dumapo sa Piedras Platas. Pitong beses itong umaawit at kasabay nito ang pagpalit ng kanyang kulay pitong beses rin. Sa bawat pag-awit ng ibong Adarna ay kailangan mong hiwain ng iyong palay at pigaan ng dayak upang malabanan ng pitong beses na antok sa bawat pag-awit ng maiwagang ibon. Bago matulog ang ibon, dudumi ito at kailangan mong maiwasan upang hindi ka maging bato. Ito ang sintas na dito. Gamitin mo iyan bilang panghuli at panggapos sa ibon. Yan na ang may tutulong sa iyo, Ginoo. Napakalaking tulong na po nito. Maraming salamat. Napakagandang ibon. Ang tulog ng ibon. Kaya unti-unti siyang lumapit at hinuli ito gamit ang gintong tinta. Ginoo, maaaring bang kunin ang bangang yan at bunganan ng tubig at buhusan ang dalawang bato na tila parang puntod sa ilalim ng Piedras Platas? Susunod po.
Kapatid! Juan! Mga kapatid ko! Nakasisiguro akong gagaling na si Ama. Masaya ako kung ganun, kapatid. Abat, ang daming pagkain. Ayun na, kumain mga Ginoo. Salamat po. Salamat. Para sa pagbabalik sa berbal niya at paggaling ni Ama. Kamangha-mangha! Maraming salamat po. Wala naman mga Ginoo. Naway makarating kayo ng mapayapa at malugod sa karyaan ng Berbanya. Ang paghihiloy ay wagsan ng manahan sa kanilang puso. Paalam mga Ginoo. Paalam. Maraming salamat po. Hanggang sa huli. Kapatid! Nais kong tulungan mo ako. Tulungan saan, kapatid? Nais kong paslangin si Juan upang makikita na tayo nakahuli sa mahulagang ibon at siyang luna sa sakit ni Ama. Ano? Shhh! Huwag kang maingay! Ano? Nahihibang ka na ba? Hindi ko yan magagawa kay Juan. Magbuhala ka sa akin. Sige. Pero... sapat nang nasaktan si Juan, huwag lang natin patayin. Kung ganun, pinapayad ko. Nais kong mangako ka, kapatid. Ipinapangako ko. Bilisan nyo na, mga kapatid! Ano pa ba ang pinag-uusapan nyo? Tayo na! Diego, ngayon na! Oh! Umalis na tayo dyan! Tayo na! Ama! Nasaan si Juan? Hindi po namin alam, Ama. Bakit ganito? Hindi nga ito ang ibong Adarna na sinasabi sa akin ng milito. Natitiyak ko, luluba lamang ang aking kalagayan. Lalo na't lulubulubo na ang ibong ito. Mahal na Birhen, ako'y nagsusumamo sa iyo. Hindi pa gumagaling ang lubusan ng aking Ama. Tulungan mo ako at gabayan mo ako makaligtas dito. Umuwi ka sa Berbanya. Dahil ikaw lamang ang may kakayahang paawitin ang ibong Adarna. Ama! Juan! Bakit ka nandito? Juan! Ilang bang paglalakbay nakita niya kung saan ako namumuhay. Sa puso nito'n Juan, kaligtasan ng iyong buhay. Siya rin ang nagligtas sa buhay ng dalawa niyang kapatid. Sa tulong ng ermitanyo, tagumpay ay na kami. Nais kong ipagtapat sa'yo, kahit ang palasan na Don Pedro at Don Diego, kanilang sinaktan at iniwan ng bunso. Pagsuko,
Para kay Ama! Isipan, mahal na Berhen, ako'y nagsusumamo sa iyo. Hindi pa gumagaling nilubusan ang aking Ama. Tulungan mo ako at gabayan mo akong makaligtas dito. Ikaw lang ang laging na sa isipan. Anong klaseng prinsipe kayo? Nagawa niyong saktan ang sarili niyong kapatid? Nang dahil sa ano? Nang dahil sa kaskiman? Mga kawal, dakpin ang dalawang ito at patapon! Huwag ama, patawad! Huwag ama, hindi nila ninais na saktan ako! Pakiusap ama, pakiusap! Kung gayon, bantayan nyo ang ibon. Mananagot ang sinumang makakawala sa ibong iyan. Hindi ito maaari! Itinuring akong isang prinsipe tapos ganito, magbabantay lamang sa isang hamak na ibon? May isa pa akong plano. Bakit hindi natin pakawalan ang ibong Adana sa oras na si Juan ang magbabantay dito? Ngunit kapatid, hindi ka ba naaawa kay Juan? Kasi siguro akong pagpagalitan siya ni Ama. Bakit naman ako maaawa? Sa oras na pagalitan ni Ama si Juan, ako ang mamumuno dito sa Berbanya at ipinapangako ko ikaw ang magiging kanang kamay ko. Kamanghamanghang ibon! Napakaganda. Ayos ka lang ba dyan? O baka nagugutom ka? Sige lang. Itulog muna ako. Sige. Huwag kang umalis ha. Ay. Magdahan-dahan lamang tayo, Diego. Baka magising si Juan. Umalis ka, Ibon! Alis! Nasaan ang Ibon? Galit ito si Ama! Pedro! Diego! Juan! Ama! Ano po yun, Mama? Nasaan si Juan? Ang ibon! Nasaan? Hindi po namin alam! Hanapin niyo si Juan. Baka alam niya kung nasaan ang ibon. Magsusunod, Ama. Nagkita muli ang tatlong magkakapatid at sa kanilang paglalakbay pabalik ng Berbanya ay nakakita sila ng isang balon. Sinupukan ni Don Diego at ni Don Pedrong bumaba, ngunit sila'y nabigo at si Don Juan lamang ang tuluyang nakababa sa ilalim ng balon. Sino ka? Nais kong humingi ng tawad sa kapangasang pumarito. Basilayan lamang ang taglay mong kagandahan. Ako si Don Juan, ikatlong prinsipe ng kahariang Berbanya. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Juana. Anong maipanginipod sa iyo, Don Juan? Ako'y nahumaling sa iyo
sana'y tanggapin mo ang pag-ibig kong ito. Ngunit, kaya mo bang harapin ang higanteng nakabatay dito, Don Juan? Inalaban ni Don Juan ang higante gamit ang kanyang lakas, puso, at pananalig sa Diyos. Nagtagal ng ilang araw ang naging labanan. Ngunit, hindi siya nabigo. Pakiusap, Don Juan, inagtas mong ating kapatid na si Leonora. Ngunit, nais ko lang ipaalala na mas mabagsik ang halimaw na nakabantay sa kanya. Leonora! Huwag kang matakot. Nais kitang makausap. Ako si Don Juan, ikatlong prinsipe ng kahariang Verbania. Naparito ako upang iligtas ka. Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Hindi kita aayaang manatili dito. Sapagkat ako'y nabighani na sa iyo. Sana'y tanggapin mo ang pag-ibig mo. Agad na hinarap ni Don Juan ang serpiente. Nakatulong ng malaki ang balsamo na ibinigay ni Leonor. At napatay na niya ang palamarang serpiente. Tinulungan ni Don Juan ang dalawang prinsesa upang makaakyat sa balon. Ngunit nang siya na ang paakyat, pinutol ni Don Pedro ang lubid upang hindi makaakyat at makalabas si Don Juan. Habang nakasandal si Don Juan sa isang puno, ay dumating bigla ang ibong Adarna. Nagdakpal si Don Juan papuntang Reino de los Cristales. Patawad sa aking kapangasan. Handa akong tanggapin lahat ng kaparusahang ipapata mo sa akin. Nagawa ko lamang iyon sapagkat ako'y napaibig sa taglay mo, kagandahan. Ngunit ang aking amang, si Haring Salarin, ay napakatusok. At nasisiguro kong hindi niya pa tayo pahihin tulutan kung hindi mo malalampasan ang kanyang mga pagsubok. Ilang ilog man ay aking tatawin. Ilang bundok man ay aking nanakbayin. Maging mga bituin ay aking susungkitin. Mapatunayan ko lang na ikaw ay para sa akin. Tumayo ka. Kung nais mong mapangasawa ang aking lalaki, kailangan mo ang makagawa ng mga tinapay gamit ang mga trito. Masusunod, kamahalan. Tinulungan ni Maria Blanca si Don Juan sa unang pagsubok. Ako'y napahanga dahil nalampasan mo ang unang pagsubok. Maraming salamat, mahal na hari. Napahanga si Haring Salerno sa katapangang taglay ni Don Juan dahil nalampasan ito ang lahat ng pagsubok. Bilang hari ng kaharian ito, ikaw, Don Juan, ang ikatlong prinsipe ng kaharian Verbania ay pinapahintulutan kong kasal ng aking anak na si Maria Blanca. Hindi man ikaw ang unang babaeng inibig ko. Mahal, ikaw lamang ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay.
Hindi man ako ang perpektong prinsipe ng kahariang ito, pero pinapangako ko, iingatan ko ang puso. Hindi ko kakayaning mawala ka sa piling ko. Kaya kung maaari, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Saksi ang kahariang ito sa pagmamahalan natin dalawa. Juan, aking prinsipe, hindi man ako ang unang babaeng ni mahal mo. Alam ko, ako ang huling babaeng iibigin mo. Pinapangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Sapat na ang presensya sa pag-ibig mo upang ako'y manatili sa iyong pag-ibig. Hanggat magkasama tayong dalawa, alam kong malalapatan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Dahil mahal na mahal kita. Nangangako ako sa harap mismo ni Ama at ng kahariang ko. Ikaw lang ang ibig. Mahal na mahal din kita, Juan. Tinatanga ko kayo bilang bagong kasal. Mabuhay! 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 Kay binabasbasan ko upang maging hari ng Verbania. Ang bagong niyong hari, Haring Pedro! Mabuhay ang bagong hari! Mabuhay! Ang kwento ng Igong Adarna ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat tayo magtanim ng galit sa kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. At siyempre, walang pangarap na hindi naaabot kapag hindi ito pinagsisikapan. Naiintindihan niyo ba? Pagsuko, wala sa isipan, panalangin naging sandalan, hanggang sa katapusan, ikaw lang ang laging na sa isipan, kahirapan at kasukdulan, Don Juan, kanyang naranasan, ilalahan-lahan ng nalalaman, siyo kambahalan, ilalahan.